Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Dearest TV Update, panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa araw na ito ng Miyerkules. So dahil Labor Day ngayon, ang isa po sa mga ini-endorsong produkto nitong si Maine Mendoza, which is yung Sonrox, meron pong pagganito ang Sonrox, oh. May you all have a meaningful Labor Day celebration. Sabi pa dito, puti man o di color, i-disinfect ang damit nila pampasok sa work. At itong pangatlong picture naman, sabi dito, Labor Day, gawin nating Laba Day as gratitude sa masisipag nating manggagawa. So, maging ang Sonrox po ay nakikiisa na nagpapahalaga po sa mga masisipag nating manggagawa sa loob at sa labas ng ating bansa. Samantalang ibabahagi ko naman sa inyo itong pinarating po ng isang Dabber Cads sa atin na picture. So nag-message po siya sa atin and sinend niya sa atin itong screenshot na to. So mula ito kay Mr. Pandaboy28. So makikita dito yung mga zombie, di ba? Sila daw yung tape defenders. Tapos ito, legit Dabber Cads, madlang people, solid show timer. Ito yung mga tao. Pero itong tape defender, tinatry po nilang kuhanin, no? Or sakupin itong mga legit Dabber Cads, madlang people, mga casual netizen, para sila po, no, ay samahan sa pagkatalo po. Di ba nagsara yung tahan ng pinakamasaya? Kaya ang ginagawa po ng ilang tape defender, yung It's Showtime na programa ang isinasabong sa Itbulaga bilang para makagante, no, sa TBJ. So nakakatuwa yung gumawa nito kasi napakataba ng utak, no? Biruin mo yung tape defender na ihalin tulad niya po sa mga zombie na sinusubukang kuhanin yung panig ng mga netizen na nakapalibot po sa kanila. Pero matatalino po ang mga netizen, hindi po nila ito mapapaniwala ng ganun-ganun lang. So isa kasi ang tape defender sa mga nagpapagulo kaya dapat silang mawala, no, para po matapos na yung network war na yan. Samantalang pag-usapan naman natin itong tungkol sa binahagi po ng isang Maine Mendoza sa kanyang Instagram account. So plenext lang naman ni Maine Mendoza yung nail art niya na kung saan mga smiley po yung naka-art sa kanyang nail. Ang cute, 'di ba? Plus, maganda pa yung kuko ni Maine Mendoza and yung mga kamay niya. Yung mga daliri, parang kandila, di ba? Sabi nga nila, ito ay malakamay ng prinsesa. Samantalang, ibabahagi ko naman sa inyo itong picture ng Soto Family na kung saan ay binahagi po ni Pauline Luna sa kanyang Instagram. So, marahil ito po ay birthday celebration sa ibang bansa. And makikita nyo dyan na nagbo-blow pa ata ng cake itong si Bossing Vic Soto. So kasama din po pala yung mga kapatid ni Bossing Vic Soto dito po sa pag-celebrate ng birthday ni Bossing sa ibang bansa. So eto pa po yung isang picture na binahagi ni Ma'am Pauline sa kanyang Instagram. So makikita natin dyan nakasakay po ang Soto Family sa parang roller coaster ba to. And una kong napansin dito, itong si Miss Pauline Luna Soto na kung saan sigaw na sigaw, takot na takot at kapit na kapit dito kay Bossing Vic. Habang si Bossing Vic Soto, makikita nyo dyan, no? Parang chill-chill lang, ba? Diba? And patawa-tawa lang po. Habang yung mga katabi niya, ayan, at takot na takot. Grabe si Bossing, no? Parang wala lang, pero yung asawa niya, tingnan nyo naman po yung reaction. Takot na takot. So, alam ko yung pakiramdam ng nasa ganitong sitwasyon. Parang yung kaluluwa nyo, di ba? Parang naghihiwalay. Humihiwalay sa katawan nyo. Alam nyo yung feeling na yun? Ganon marahil ang nararamdaman nitong si Pauline Luna. Samantalang puntahan na po natin ang dalawang mensahe ng Itbulaga host na kung saan ay makabagbag damdamin po, no? So ito po ay binahagi sa publiko. So unahin natin itong mensahe ni Atasha Mulak na kung saan ay pinost sa kanyang Facebook account. Sabi po ni Atasha sa kanyang mommy, happy birthday to the kindest and most
selfless person I know. Thank you for always being such an inspiration and help to others today. In your special day, and you deserve nothing but the best. We all love you so much. To the woman I inspire to be happy, happy birthday, Mom. May your day be filled with lots of blessings and love. See you later. And then, nagbahagi po si Atasha Mulak ng picture po ng mami niya na kung saan ay kasama siya, no? And makikita nga dito na bata pa si Atasha Mulak. And ayan, grabe yung pagmamahala, no, na binibigay po ng isang magulang sa kanyang anak. And syempre, yun ay ibinabalik naman ng anak, katulad po nitong si Atasha. Samantalang narito naman po ang isa pang mensahe ng isang Dabber Gods na kung saan ay hinangaan din po ng marami. Sabi po ni Miles Ocampo, gusto ko lang pong mag-thank you, Dabber Gods. Di ko po makakalimutan nung bagong pasok po ako sa Bulaga. Parang 1 month pa lang ako nung binigyan nyo ako ng birthday fraud agad. Thank you sa Dabber Gods. Hindi ko ina-expect ever na magiging party ako ng pamilyang ito. Forever ko pong sasabihin na legit Dabber Gods ako. Miles Ocampo, nagpapasalamat sa Itbulaga sa kanyang kaarawan. Actually, nung si Miles po ay nasa tape po, no, under pa po sila ng tape, parang irregular siya. Madalas, wala ang isang Miles Ocampo, no? Pero nung andirito na po ang TBJ sa TB5, araw-araw na po nating nakakasama si Miles Ocampo. Pwera na lang kung meron po siyang projects outside the Itbulaga. Talagang mawawala siya. Katulad ng paparating niyang project, which is yung Pajak Princess, na kung saan ay mapapanood na po natin by May. Kaya madalas, for sure, hindi natin makikita si Miles sa Itbulaga. Pero, na-request naman po ni Miles Ocampo sa management po ng Pajak Princess na hanggat maaari, ayaw niya daw mag-absent sana sa Itbulaga. No, yan po ang sinabi niya kasi ayaw niya daw na mamiss ang isang araw na hindi nakakasama ang Dabber Gods. Grabe, no, nakakatuwa si Miles Ocampo kasi yung puso niya nasa Itbulaga na po. Para bang pag hindi siya pumasok ng Itbulaga, hindi kumpleto yung araw ng isang Miles Ocampo pag hindi po siya nakakapagpasaya ng mga Dabber Gods na nanonood sa kanila everyday. Diba, nakakatuwa yun? Kaya naman deserved ng isang Miles Ocampo maging legit Dabber Gods at regular host ng Itbulaga. So hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa pagsuporta at pagsubaybay.